matapos ang 30 taon, huminto sa operasyon ng tatlong hydropower plants ng Hedcor Incorporated sa Bakun, Benguet. Ito ay matapos sa masamang tumungo ng local officials at elders sa pasilidad ng Hedcor sa Barangay Sinakbat noong June 30 upang tuluyang ipahinto ang operasyon ng kumpanya. Ang nasabing hakbang ay pagpapatupad ng Cease and Desist Order o CDO ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP noong June 22. Binigyan ng ahensya ng 5 araw ang kumpanya upang ipatupad ito, ngunit nagpatuloy ang operasyon ng planta higit sa nasabing palugit. Sa isang online dialogue, tinangka pa umano ng ilang opisyal ng Hedcor na pigilan ang implementasyon ng CDO. Anila, may direktiba ang Department of Energy o DOE na ipagpatuloy nila ang operasyon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente sa bansa. Ngunit hindi natinag ang mga lokal na opisyal at mamamayan. No siyakhan nga dadyay ti raso. No pilitan dadyay ko na nga awan. No more. May papati da. Pack their things and go home. Awan na no siyak malaklakayan. Nauma ako. Nasa nasabing barangay ang Ferdinand L. Singit at Lon-oy hydropower plants. Nasa barangay Ampusongan naman ang Lower Labay Hydro, ang pinakaunang planta ng kumpanya sa Bakun. Ang CDO ay resulta ng ilang buwang pagigiit ng mga mamamayan na ipahinto ang tatlong planta ng Hedcor sa kanilang ancestral domain. Nagtapos ang hydropower operating contract ng Hedcor noong 2018. Pinahintulutan ng DOE at NCIP na magpatuloy ang operasyon habang isinasagawa ang free, prior and informed consent o FPIC process para sa renewal ng kontrata nito. Nagtangkang muling makakuha ng pahintulot ang kumpanya sa mamamayan, ngunit nabigo ito. Matatandaan ay pinatigil ng mamamayan ang pagpoproseso ng Certification Precondition o CP noong August 2020. Ito ay matapos idemanda ng Hedcor ang ilang opisyal ng lokal na pamahalaan dahil sa paglalabas ito ng cease and desist order laban sa kumpanya. Bilang protesta laban sa Hedcor, tumanggi rin ang mga kinatawan ng Council of Elders na lumagda sa dokumentong kinakailangan sa pagproseso ng CP. Ang CP ay patunay na naisagawa ang FPIC process at pinahihintulutan ng katutubong mamamayan ng isang entidad na magpatupad ng isang proyekto sa kanilang lupang ninuno. Hindi maaaring ipatupad ng isang proyekto ng walang CP. Kinakailangan din ito bago makakuha ng iba pang permits mula sa ibang ahensya. Noong March 3, binawi ng Bakun Indigenous Tribes Organization of Bito ang pakikiisa nila sa nalagdaan ng Memorandum of Agreement o MOA noong October 2019 para sa pagpapatupad ng operasyon ng Hedcor. Anila, hindi makatarungan para sa mga komunidad ang nilalaman ng kontrata. Ikinagalit din ng mamamayan ang paggamit ng Hedcor sa MOA laban sa local government na lumikha ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng Council of Elders at mga lokal na opisyal. Maliban dito, inireklamo rin nila ang di pagbabayad ng royalties ng kumpanya sa komunidad mula 2017 hanggang 2020 na aabot sa 4.3 milyon pesos. Sinundan ito ng Resolution of Non-Consent ng Bito at Liham sa NCIP na humihiling sa paglalabas ng CDO laban sa kumpanya noong Abril. Nasurukin na makatawal na. Ano? Di ay kaya't dapat matumpa. Tulaga ni Jay, nadangar ke imon unati dominyo. Diba, imbagada nga basikin niyo ta magnakamiti munsipyo kong barang. Hindi na pa sa Jay, propose mo nga bakit? Ito sa akin, damit nga handa ka nung kasapulo. Magna ti munisipyo kan barangay, tanalpasin ti doon. Ay, di pa nailastuan ka niya eh. Kidakil ti dimdiman ni ko ha. Wala ang amuming nakasya, ti ko, ah, dapat talaga, impilit niya, dahil kaya't na. Noong May 19, pinagtibay ng NCIP Commission and Bank ang kahilingan ng mamamayan ng Bakun at binigyan ng otoridad ang NCIP CAR na maglabas ng CDO. Sa isinagawang dialogue sa pagitan ng NCIP at mamamayan na ginanap sa poblasyon Bakun noong June 3, iminungkahi ng mga opisyal ng NCIP na bigyan pa ng pagkakataon ng Hedcor
Ngunit pinanindigan ng mamamayan ang hiling nilang pagpapasara sa mga planta nito. Dinaluhan mismo ng mga NCIP commissioner ang pagtitipon na pinamunuan ni NCIP chairperson Allen Capuyan. Lumabas ang notice of violation noong June 7 at ang CDO naman noong June 22. Ang Hedcor ay subsidiary ng AboitizPower na pangunahing namamahala sa mga run-of-river hydropower plants. Siyam sa 22 planta nito ay matatagpuan sa probinsya ng Benguet. Umaabot ng 54 gigawatts kada oras sa loob ng isang taon ang pinagsama-samang lakas ng 3 planta. Lahat ng ito ay tumutungo sa Advent Energy Incorporated na subsidiary rin ng AboitizPower. Ang Advent ang nagbebenta ng kuryente sa mga end user, partikular sa mga nasa economic zones ng bansa.